Problemado na sa kanilang kita ang maraming manging isda sa Pangasinan dahil halos 2 linggo na silang hindi nakakapalaon. Dulot ng sunod-sunod na bagyo. Sa Dagupan City, hindi pa rin umuupa ang baha sa ilang lugar doon. Kaya nangangamba ang mga residente sa magiging epekto ng bagong bagyo. Live mula sa Dagupan, may unang balita si Claire Lacanilao Dungka ng GMA Regional TV. Claire? Igan, ngayong nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jenner, patuloy pa rin nakararanas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Dagupan City bunsod ng pag-ulan na dulot ng hanging habagat na sinabayan pa ng high tide. Binaha ang Burgos Street sa Dagupan City dahil sa high tide kahapon ng umaga. Binaha rin ang bahagi ng Rizal Street at E.B. Fernandez Avenue. Mabagal tuloy ang usad ng mga sasakyan. Pinasok din ng bahang ilang bahay sa lungsod. Sa Poblasyon Weste, 300 kabahayan ang apektado ng high tide. Ang hirap ng kuan, ganitong sitwasyon. Ang ilang may-ari ng establishmento, naghanda ng sandbag sakaling tumaas pa ang baha. Ayon sa CDRRMO, ilang araw nang umabot sa 1.2 meter ang tide level sa lungsod. Epekto raw ito ng habagat at bagyong Jenner. Ang pinaka-concern natin for this week will be yung high tide natin. So possible din, it's because meron tayong gale warning din na 2 hours bababa at bababala. Simula pa September 16, mahigpit nang ipinatutupad ang no sailing, no swimming at no fishing policy sa baybayan ng Dagupan City. Kung tutuusin, halos 2 linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa Dagupan City. Simula pa nung kasagsagan ng bagyong Enteng. Nakahilera lang ang kanilang mga bangka sa mataas na bahagi ng dalampasigan para hindi masira ng malalakas na hampas ng alon. Sa Kalasyo, Pangasinan, hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha sa Barangay Talibao dahil sa epekto ng habagat at nagdaang bagyong Enteng. Nangangamba ulit ang mga residente dahil sa epekto ng bagyong Jenner, kaya hindi muna ibinababa ang kanilang mga gamit mula sa 2nd palapag ng kanilang bahay. Nangangamba ho kami na baka na naman tumaas, adi aakit na naman kami sa taas. Kung malakas ang buhos ng ulan, tataas din daw ang antas ng Marusay River. Yan po ang isa sa minomonitor, pinabantayan po natin. Nakatutok ang MDRRMO sa 7 barangay na hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng baha. Igin, patuloy naman ang mahigpit na monitoring ng CDRRMO sa lagay ng panahon ngayon na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Helen. Igan. Maraming salamat, Claire Lacanilao Dungka ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.